Magandang araw. Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Mga Pagalit ni Mama. Kwento at guhit ng inyong lingkod. Makinig na mabuti. Ako si Sonia, ang batang lumaki sa kurot, sa pagalit at sa sermon. Hindi ko naramdamang minahal ako ni Mama. Naiinis ako palagi sa kaniya. Hindi siya marunong magmahal. Sonia! Tuwing hapon, naririnig ko ang mala dinosaur na boses ni Mama. Lagi niyang pinapahaba ang pangalan ko sa dulo. Kainis, pakiramdam ko wala na akong karapatang maglaro. Puro na lang utos. Nandyan na po! Pinipilit kong mas lakasan pa ang boses ko. Pero tila yata si Mama lang ang may kakayahang gawin iyon. Natataranta pa akong tumakbo pa uwi. Kailangan kong bilisan, kundi isang mahabang misa na naman ang magaganap. Nasa tarangkahan pa lang ako ng bahay, ay inuutusan na ako. Ang bagal mo, masusunog na ang kawali. Heto, bumili ka ng isang boteng mantika. Pagkaabot sa akin ng pera, agad naman akong tatakbo sa pinakamalapit na tindahan. Bakit mo kasi nagpainit kayo ng kawali? Eh wala naman palang mantika. Tapos magagalit kayo sa akin. Siyempre, hindi ko yun sinabi kay Mama. Sa isip ko lang yun. Tapos, sinunod ko na nga ng mabilisan ang utos niya, pagbabawalan na akong maglaro. Ipapahanap pa sa akin ang bunso kong kapatid. Minsan sabi ko, nandyan lang yun, Ma. Alam naman niya ang daan pa uwi. Sininghalan ako ni Mama. Katakot-takot na pagalit ang napala ko. Dapat daw ay maging responsable akong anak at kapatid. Ako raw kasi ang panganay. Wala na talaga akong sinabi at ginawang maganda. Lagi na lang akong mali. Minsan nga, parang ayaw ko na umuwi sa bahay. Makikitira na lang ako sa mga bahay ng kalaro ko para hindi na ako utusan, pagalitan at kurutin. Doon, maghapon kami maglalaro. Kahit nga bakasyon naman, hindi rin ako maging malaya sa mga libro. Nais ni Mama na magbasa ako ng magbasa. Diyos me, nakakasawa kaya. Kapag di ko namang ginawa, sermon uli. Sasabihin pa na ang karunungan lang ang tanging kayamanang may papamanan nila ni Papa sa aming magkakapatid. At pahalagahan ko raw ang pagbabasa o ang pag-aaral dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ko. Alam ko naman yun. Unlimited lang siya kaya nakakalimutan ko. Kapag nagbabasa naman ako ng nakahiga, sasawayin ako. Nakakasama raw sa mata ang pagbabasa ng nakahiga. Eh ang sarap ng posisyong ganun. Nakakainis naman. Kung ano ang sa tingin kong maganda para sa akin, ay masama pala. May pagkakataon pa nga na pati ang pawis ko ang nagiging dahilan ng paninermo ni Mama. Eh ano kung basa ang likod ko? Matutuyo naman iyon sigurado. Nakikipaglaro pa ako. Alangan namang magpalit ako ng magpalit ng damit. Tapos pagagalitan na naman niya ako dahil ang dami na naman niyang labahan. Ang madalas ay sermon sa hapagkainan. Iayaw ko ang kumain ng gulay, tapos pipilitin ako. Ano bang meron sa gulay na wala sa mga hotdog, chicken, soft drinks at chips? Madalas din sabihin ni Mama na, busin mo yan, maraming batang nagugutom sa lansangan. Nakakarindi. Bakit kaya hindi niya pakain ng tira sa mga sinasabi niyang bata? Bakit pipilitin niyang ubusin ko ang pagkain ko? Gayong masuka-suka na ako sa busog. Kung sa pagkain ay may sermonan, gayon din sa panonood ng telebisyon. Lagi akong sinasabihan ni Mama na bawal akong manood ng ganitong palabas o ganyang programa. Hindi raw pambata. Eh ano ang pambata? Cartoons. Nakakasawa naman. Gusto ko yung pinanonood nilang teleserye. Pati ang mga kaibigan ko ay kailangan niyang pakialaman. Hindi ko gusto na kasakasama at kalaro ninyong mga magkakaibigang babae, sina Bornok at Ondoy. Lumayo kayo sa kanila. Bakit kaya? Mababait naman sila. Hindi ko talaga kayang unawain ang mga gusto ni Mama. Isang araw, naisipan kong maglayas.
dahil hindi ko na talaga kayang tiisin ang pagalit niya. Pumunta ako sa abandonadong pabrika. Natatakot man ako, pero nilakasan ko na lang ang loob ko. Kasama ko roon ang mga ipis, lamok at daga. Nahiga ako sa ibabaw ng mga pinagpatong-patong na paleta nang walang anumang sapin sa ulo at katawan. Malamok, madilim, malamig, nakakatakot. Hindi ako nakatulog. Gusto kong umuwi na lang, pero nang naisip ko ang mga pagalit at sermon sa akin ni Mama, ay mas pinili kong manatili sa lugar na iyon. Gusto kong ma-realize niya na mali ang trato niya sa akin. Lahat ng gawin ko ay mali. Minsan niya lang naman ako pinupuri. Iyon ay kapag nakatatanggap ako ng awards at honors sa school. Pinagmamalaki niya ako sa mga kaibigan niya at mga kapitbahay namin. Nakatutuwa rin kahit paano. Madalas din niya akong sabihan ng maganda. Maganda ka sana anak. Hindi ka lang marunong makinig sa magulang mo. Okay na sana. May karugtong naman. Dahil hindi agad ako nakatulog, nahimbing naman ako ng gusto. Tanghali na yata iyon nang dumilat ako. Nag-isip ako, uwi ba ako o hindi? Bago ako nakapagdesisyon, dumating sina Mama at Papa, kasama ang kapatid ko at ang kalaro ko na nakakita sa akin nang pumasok ako sa pabrikang iyon. Awa at pag-aalala ang nakita ko sa kanilang mga mukha, lalo na ang aking mga magulang. Sonya, umuwi na tayo. May hinahungwi ka ni Papa. Inalalayan niya ako sa pagbaba. Ang tapang mo pala, ate. Hindi ka natakot mag-isa rito kagabi. Tunay na humanga ang aking 9 na taong gulang na kapatid na lalaki. Tiningnan at nginitian ko lang siya. Nanibago ako. 2 araw na kasi akong hindi pinapagalitan ni Mama. Kaya lang, hindi na rin niya ako kinikibo. Hindi na rin nila inuungkat ni Papa ang paglalayas ko. Sa mga kaibigan ko pa nga na lamang nagpa-blatter pala kaagad si Mama dahil sa pagkawala ko. Wala pa kasi noon si Papa, nag-overtime siya. Ang kapatid ko naman ang nagkwento sa akin na iyak daw ng iyak si Mama nang gabing wala ako sa bahay. Napagtanto ko, mahal na mahal pala ako ni Mama. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Hindi na ako magtatampo kapag papagalitan niya ako at sisermonan. Iisipin ko na lang na mali talaga ang mga kilos at gawa ko. Pagbubutihin ko na lang para matuwa na siya sa akin. Susundin ko na rin siya palagi. Ang bawat kurot niya sa akin ay ihahalintulad ko na lang sa haplos ng pagmamahal at lambing ng ina sa anak. Nag-isip ako ng paraan para humingi ng tawad sa kaniya. Mahal na mahal ko siya. Pumitas ako ng rosa sa hardin niya. Mama, you're the best mother po. Masaya kong inabot sa kaniya ang bulaklak habang naghahanda siya ng lulutuin. Medyo nagulat siya, pero mas nagulat ako nang lapitan niya ako at niyakap, hawak na ang rosas. Salamat, Sonya, bulong ni Mama. Kayo ng kapatid mo ang dahilan ng aking pagiging ina. Sorry po, Ma. Tiningnan ako ni Mama. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Kundi, kukurutin kita. Hindi na po. Nagtawanan kami. Nakita kami ni Papa at Bunsoy.